Magandang araw mga kapinta, mga kabuga. So welcome back dito sa channel. For today's video, pag-uusapan natin is about yung sa motling. Ano nga ba yung tinatawag na motling? Yun yung kadalasan na tinatawag ng iba na nagahaspe o yung nag-uulap-ulap yung panel after nyo mabugahan. So paano ba maiwasan yung ganon? At ano bang mga sanhi ng pagmumotling? So yun ang topic natin today. Yung ano about sa motling. So ang kadalasang nagiging dahilan kung bakit nagmumotling is pinakauna is uneven yung application natin. So nasa pagbubuga rin natin ano. Then pangalawa, siguro malabnaw yung mixing ratio nyo ng base coat sa reducer nyo o sa thinner. So kailangan sundin nyo lang po yung tamang mixing ratio. Then sa ano, may mga ano tayo eh, may mga ginagamit tayo para maiwasan yung mga ganun. Meron tayong tinatawag na blending additive o yung pang wet bed bago natin ibuga yung base coat. I-apply muna natin yon, then saka natin ibubuga yung base coat para mas na-extend yung drying time niya. So napapalatag natin ng maayos yung kulay, no? Hindi siya basta-basta natutuyo. At saka dapat slow thinner din ang gagamitin natin, lalo na sa mga metallic na kulay. Ang pinakamagandang gamitin na thinner is yung slow thinner. Mas na-extend yung drying time niya eh. Hindi siya agad natutuyo. So may habang, lalo na pag malalaking panel, so may sapat na oras ka para ano, mapantay mo yung paglatag ng kulay para hindi siya nag-guhit-guhit or nag-uulap-ulap. Kung napapansin nyo, ito pala yung hood na nililiha ko no, nung sa isang video ko. So ito na yon. So ready to spray na siya. Ito ngayon yung bubugahan natin. Papakita ko sa inyo kung paano maiwasan yung pagmumotling, kung paano ang application ng base coat. Pero sa video na to, papakita ko sa inyo kung paano gawin tong ganitong ano, ganitong mga proseso no. Kasi ano, talyer style talaga to. Wala tayo sa kasa yung kompleto sa gamit. So ang gagamitin natin is ano yung mga common na ginagamit sa talyer para marami sa inyo makaka-relate. So wala tayo nung tinatawag na blending additive or yung pang wet bed, wala tayong slow thinner. So buti na lang hindi ka na masyadong mainit ngayon ano. So ang gagamitin natin thinner is yung mga common thinners na nasa paint center, kagaya ng mga Ansel, Weber, K92, ano pa ba, mga Gold. Ganon. Yun yung mga ano, normally yun yung mga thinners na nabibili natin sa paint center ano. So yun ang gagamitin ko para makarelate kayo. So ayun, hindi tayo gagamit ng ano kasi hindi available dito eh. Wala tayo nung ano eh, wala kami nung blending additive o yung pang wet bed. So nasa diskarte na lang talaga kung paano natin lalatag yung kulay. Basta importante, pantay yung application natin, maayos yung gun settings natin, at saka tama yung mixing ratio natin. So papakita ko sa inyo kung paano yung diskarte. So usually pagka nasa kasa tayo or nasa mga malalaking companies tayo, so yun, kompleto tayo sa mga gamit ano. Meron tayo yung mga tinatawag na blending additive, mga slow thinner, slow, medium, fast. Kompleto tayo sa ano, sa mga gamit pang pintura. Yung slow thinner o yung blending additive na sinasabi ko, or pwede rin binder na gagamitin natin no, pang wet bed. So unfortunately wala tayo nun. So ito talyer style talaga to, maraming makakarelate nito. Kaya papakita ko sa inyo paano diskarte kasi dito rin ako nagsimula talaga eh, sa talyer style eh, bago ko nakapasok sa mga malalaking company, bago ko nagpag-abroad. So ayun, marami rin akong natutunan doon kung paano yung mga tamang proseso talaga. Pero ngayon, back to old school muna tayo para marami sa inyo makarelate. So ayan, let's go. Ayan, medyo pagpasensyahan nyo na po yung painting area natin ano? Medyo makalat patingnan kasi kasalukuyang ginagawa pa po yung painting buti, hindi pa nalalagyan ng flooring na simento. Taste muna tayo. Ah,
Then mamaya bago tayo magbuga, itakrag natin din pahangin, sabayan natin ang hangin para siguradong ano. So ayan. Biskuto po tayo. First full coat natin. Yung first coat natin, ipu-full coat natin. First and second coat, ipu-full coat natin. Then papakita ko sa inyo mamaya kung paano ipapantayin yung latag mamaya pag nag-drop coat tayo or yung tinatawag na control coat. So, pag nagbubuka nga pala ng mga ganito, no, yung mga hood, mga bubong ng sasakyan, ganyan. Lagi kayo mag-umpisa dito sa gilid, papunta doon sa kabilang dulo. Okay, mag-uumpisa dito sa gitna. Yung iba nakikita ko kadalasan, ano? Dito sa gitna nag-uumpisa. So, hindi ko naman sinasabing mali, pero para sa akin, sa sarili ko lang, para sa akin hindi dapat ganoon eh. Based sa experience ko po. Pero mas maganda kung dito tayo magsisimula sa dulo, papunta doon sa kabilang dulo. Huwag dito sa gitna. So, unahin muna natin 'tong mga gilid, yung mga edges niya, paikot. Then pagkatapos ay dito na tayo papunta dun sa kabilang dulo. So game. Okay. Kaya pala, papakita ko sa inyo yung gun settings ko. Ang gagamitin ko spray gun is Ani F-160. So itong ano ba tawag ito? Spray pattern niya naka fully open lang ito, no? Yung sa hangin niya is naka fully open lang din to. Yung fluid niya, fluid knob niya, ito naka fully open lang dito. Natatanggal na ito eh. Ayan. Ayan, sara lang natin konti. Then, yung sa air pressure niya pala, diba naka fully open to rito. Dito na tayo mag-a-adjust sa regulator. I-set natin ang 2 bars. So, ayan. Game. So, ayan yung first full coat natin. Huwag kayong matakot i-full coat yung kulay nyo. So, hayaan nyo lang yan. Magpa-flash off lang kayo. Hintayin natin na mag-mat yung kulay bago natin patungan ng second full coat. So, flash off lang tayo. So, ayan. Nakapag-flash off na po tayo, no? So, ready na tayo for second full coat. So, dito sa, ano, pagkaganito mga metallic na binubuga ko. Mga metallic na kulay. Yung second full coat ko, after nun, ina-adjust ko lang ng konti yung air pressure natin. So, galing sa 2 bars, binababa ko lang ng mga 1.8. Then, susundan ko, yung after nung second full coat ko, susundan ko agad ng dalawang coats ng control coat or yung drop coat.
So hindi natin kailangan mag-flash out na matagal. So habang basa pa yung second full coat natin, susundan natin agad ng control coat para magsasabay sila ng latag ng kulay. So para maiwasan yung mottling. So ganun lang ginagawa ko, no. So hindi siya by the book na tinatawag. Ito is based lang sa experience ko lang din. Sinishare ko lang sa inyo. So game. Ngayon, ibababa lang natin ng 1.8. Yan. So, ngayon, magkocontrol code na agad tayo. So ayun, oh, medyo wala na siyang husky. Medyo pumapantay na yung latag ng kulay natin. So ngayon, susundan ko pa ng isa pa. Then flash off na tayo. So ayan, diba? Ayan, tapos na yung base coat application natin. Napansin nyo kanina yung ano, diba, yung after ng second full coat, dumiretso na ako ng control coat. Pero binaba ko muna yung air pressure. Galing 2 bars, binaba ko sa 1.8. Then yung application natin is slow application na. Hindi na ganun kabilis yung hagod natin. So pinapantay na lang natin yung kulay para hindi siya mag-mottling o yung tinatawag nilang haspe. Pero ang right term po nun is mottling, yung nag-uulap-ulap. So ngayon, flash off lang tayo. Then proceed na tayo sa clear coat application. Yan. Ikutan natin yung panel. So pagpasensyahan nyo na yung painting area natin, medyo makalat pa eh, no? Kasi ginagawa pa to eh. Hindi pa tapos yung flooring nito. So medyo makalat pa. Kaya pagpasensyahan nyo po muna. So ayan. So flash off lang tayo. Timpla tayo ng clear. Then magki-clear coat na tayo. So nakapag-flash off na tayo, no? So proceed din tayo sa clear coat application. Bale, 2 full coats lang po gagawin ko.
And sa gun settings, so same lang nung base coat application natin. Naka fully open tong spray pattern niya. Yung fan pattern niya. Then fully open lang yung air pressure dito. Then itong fluid knob naka fully open lang din. Then 2 bars pa rin yung hangin natin. So 2 full coats lang po. Din sa mga nagtatanong nga pala kung anong clear coat ang ginagamit ko, no. Bale, yung base coat ko is Hipik po yung ginagamit kong base coat. Then ang clear coat na ginagamit ko is Hipik din. Ito. Yung kulay brown. 400S titanium. So 2K clear siya, 4:1 yung mixing ratio. So hindi kailangan handuan ng thinner. So ayan, game 2 full coats lang. So, huwag nyo laging kakalimutan na mag-tactrag bago mag-clear coat para mawala yung mga overspray, ano. Tsaka kung mayroong mga alikabok na dumapok. So, lagi nyo ugaliin na gumamit ng tactrag. So, yung application ng clear coat natin, same lang dun sa application ng base coat, ano. Huwag kayong mag-uumpisa sa gitna. Dito lagi kayo sa dulo, papunta sa kabilang dulo. Susundan nyo lang po yung wet edge ng clear coat nyo. Kung dito kayo sa dulo, tumigil kayo sa gitna, sasalubungin nyo sa kabilang dulo, susundan nyo lang yung wet edge. Then papunta na kayo sa dulo ulit. So game. So ayan, first full coat. So flush off lang tayo konti. Mga 10 minutes. Then sundan agad natin ang second full coat. So wait lang natin saglit. Ayan. Ready na tayo for second full coat. Let's go.
Oh, ayan, ganun lang. Oh, ayan po, no? Two full coats yung ginawa natin. Oh, tara, ikot natin po yung panel. Ayan. Medyo madilim lang yung input natin dito eh. Ayan. Medyo hindi pa tapos yung paint booth natin eh. Kaya medyo mano pa yung ano natin. Bugahan, medyo squammy look pa. So, maraming salamat sa pagsubaybay. Hanggang dito na lang po.